Hi guys, Milob Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Page of Fire, Hierophant, Messenger of Fire, Six of Earth. Okay, so malaki yung possibility na yung person ninyo ay fire sign, Aries, Leo, Sag. And meron din naman earth sign dito, specifically Taurus. So, base sa mga barahan na to, pwedeng mag-reach out sa'yo itong taon na ito at parang gusto niya na magkaroon kayo ng relationship. Okay, parang handa na siya dito na ibigay sa'yo yung mga pangangailangan mo or yung mga gusto mo. Okay? And then we have here the Nine of Air, the Chariot. So parang gumugulo ka sa isipan nitong tao na to. Pwede rin na siguro na konsensya siya, kaya siya nanunumbalik or nag-reach out sa'yo muli. Parang napagtanto niya yung pagkagusto niya sa'yo, yung attraction niya sa'yo, or yung feelings niya for you. Pero siguro, before, medyo alanganin siya about that. Okay, parang nagdadalawang isip siya before na mag-commit sa'yo or makipag-communicate with you. Pero this time, parang handa na siya to give you that serious committed relationship. Okay? And then we have here the Messenger of Earth na, as I have said, parang handa na nga siya dito na magseryoso. And then we have here the Magician na parang gagawin niya yung makakaya niya in order to, you know, give you the things that you need or to provide for you or para lang masuklian niya, kumbaga, lahat ng mga binibigay mo sa kanya. Medyo ano nga lang, ano, parang slow itong tao na ito. So you need to be very patient also with this person. Hindi mo pwedeng i-expect na lahat instant or lahat magbabago agad-agad. Parang mabagal yung progreso, pero at least makikita mo talaga yung effort niya or yung mga ginagawa niya, ano, para mapabuti yung relationship ninyong dalawa. And kung matsatsagaan mo siya at kung talaga magpuprosige siya, this might actually be fruitful. Okay, or meron talaga tong magandang kahihinatnan, or pwede kayong mag-end up na magkaanak or magkatuluyan talaga. Okay? And then we have here the Eight of Earth and the Nine of Earth. So, talagang malakas yung energy din ni Earth sign dito, no? At parang ang sinasabi dito, continuous yung paggawa niya ng effort. Okay? Para lang to make you feel secured. And hindi lang doon sa emotions mo, pati sa finances or sa pagtataguyod, kumbaga, ng kung meron kayong family or meron na kayong anak, parang makikita mo yung effort niya na nagtatrabaho siya para lang makapag-provide sa'yo at sa family ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Judgment Call. So talagang it's a wake-up call for him or her na talagang nagkaroon siya ng realization dito na handa na siya to really commit to you or
to really give him or herself to you and your family. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see, ano kayong posibleng pandaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Justice card, the Magician, the Eight of Earth, and the Five of Fire. Okay, so base sa mga barahan na to, meron kang nakaaway, okay, na pwedeng makikipag-ayos, makikipag-bati sa'yo, na pwedeng aaminin niya yung pagkakamali niya, or he or she will make things right with you para lang ma-resolve kung ano yung conflict na nangyari between the two of you. And with the Magician here, parang talagang gagawin niya yung makakaya niya para lang maitama at ayusin kung ano yung naging problema ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Tower. So talagang nagkagulo kayo nitong tao na to. Pero ganun pa man, mukhang mahal ka pa rin naman nitong tao na ito. At parang handa naman siyang magtiyaga. Okay, or talagang paghirapan, kumbaga, yung panunuyo sa'yo, parang ganyan. Or paghirapan na buuin muli yung tiwala na nawala or yung relationship na nasira. Okay? And if ever man na nagkaroon kayo ng pagtatalo before dahil sa third party situation, maaaring wala na. Okay, single siya. Okay, or pwedeng hiniwalayan niya na yon, kaya parang nakikipag-ayos nga siya sa'yo to make things right. Okay, and then we have here the Seven of Air. So talaga nag-guilty siya dito. Yung mga pag-lying niya sa'yo, pag-cheat niya sa'yo, or pag-betray niya, parang na-realize niya na mali yung ginawa niya at na-consensya siya. And then we have here the Five of Water, which is the regret. Okay? Na-consensya, na-realize niya, at nagsisi siya sa kung ano yung ginawa niya talaga sa'yo. And then we have here the Page of Earth and the Three of Air. So, nagkaroon nga talaga ng third party situation dito, lalong-lalo na nga kung yung person mo ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, pwedeng naghiwalay na sila ng third party na yon kasi nga parang handa na siya na itama yung mga pagkakamali niya. And because of that, we have here the Ace of Water, which is the renewal of your love for each other or the renewal of your relationship with each other. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Messenger of Water, the King of Fire, the Six of Fire, and the Four of Fire. Okay, so meron ditong tao na maaaring magbigay sa'yo ng sobra-sobrang atensyon, okay, or pwedeng punong-puno ng passion itong tao na to sa'yo at parang gustong-gusto ka niya or nai-inlove siya sa'yo or mahal ka na niya, okay, kaya tipong bibigyan ka niya ng so much love and attention
na pwede kayong mag-end up na couple. Okay, or pwede siguro na couple na kayo nito, boyfriend, girlfriend na kayo. Pero, ayun nga, maaaring sa mga susunod na mga araw, mas mararamdaman mo na binibigyang kanya ng maraming oras or pinaprioritize kanya or mas malambing siya sa'yo. Okay? And then, we have here the Hangman, the Ace of Water, the Three of Water, and the Sun. So, yung iba sa inyo, maaari na this is a reconciliation, reunion. Okay? So, nagbabalik itong taon na ito. Kaya, parang nililigawan kanya siguro muli or sinusuyo kanyang muli. Pwedeng na-realize siya dito na mahal ka pa niya. Kaya gusto niya na magkabalikan kayo. And pwedeng sa mga susunod na mga araw, eh mas maging masaya yung ugnayan ninyo sa isa't isa. And it seems like parang napaka-positive, okay, napaka-happy-happy lang, walang problem, kilig-kilig lang, ganyan. Landi-landi lang. Okay? And then we have here the Two of Fire, the King of Earth, and then we have here the Page of Fire. Okay, so, malaki yung chance na fire sign itong tao na ito. And, para talagang nagiging serious siya with you. And parang naglo-look forward siya sa future ninyong dalawa. Parang meron na siyang mga plano for the both of you na handa na siyang mag-commit sa iyo. Parang ganyan. Okay? And maaaring sasabihin niya sa'yo yung mga plano na yon. And syempre, ikaw naman kinikilig. Okay? And then we have here the Strength card. So, ibig sabihin, pwedeng nagiging mas stronger yung bond or yung relationship ninyo with each other. And then we have here the Queen of Air. So, pwedeng mas nagiging open, honest kayo sa isa't isa. Parang mas, how do you say it? Parang hindi kayo natatakot na to really voice out what you feel, what you think. Kasi parang tumitibay nga yung relationship ninyo. Okay? Parang hindi na kayo immature. Mas nagiging mature na kayo when in dealing with each other. Okay? And then we have here the Nine of Air. Hindi ko lang sure why there is the Nine of Air here. Maybe somebody will be overthinking. Pwedeng baka ikaw yung mag-overthink, nai-stress ka. Kasi, it's too good to be true. Parang ganyan. Parang hindi ka makapaniwala. Somehow, there's this part of you na nagda-doubt. Okay? Totoo ba ito? Nananaginip ba ako? Nangyayari ba talaga ang lahat ng ito? So, ang sisira sa'yo, kumbaga, is yung pag-overthink mo. Okay? Parang do not worry until it happens. Parang huwag kang masyadong praning, huwag kang masyadong tamang hinala, ganyan. I-enjoy mo na lang right now or sa mga susunod na mga araw itong moment na ito. Okay? We never know what the future will bring. We can only, of course, assume, predict, but we can always change kung ano yung mangyayari sa future natin. And walang magagawa, kumbaga, yung pag-worry mo. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.